6 natin babasahin. At ngayon nakatayo ako upang katulad dahil sa pag-asa. So sabi na po sa Pablo, Maring Agrippa, pwede ba akong buka? Medyo makapahama. Para makita niyo yung illustration. Okay, gagawa po tayo ng timeline. Sa parting ito, sa mga bandang muli ng timeline ay lalagay natin nakatayo sa harapan ni Haring Agrippa si Apostol Pablo na siya'y hahatulan. At ang sabi niya kung bakit siya nakukulong, bakit siya dapat hatulan, ang sabi niya ay ganito, at ngayon na nakatayo ako upang hatulan dahil sa pag-asa sa pangakong ginawa ng Diyos sa aming mga magulang. So, ipinag-aaral niya yung ano, tungkol sa pag-asa. At dahil sa pag-asa, ipinag-aaral niya, yun nga, sinunggaban siya ng mga Hudyo at nilagay siya sa kulungan. Naka natin yan? At itong pag-asa ito, ito yung pangako. Ganitong pangako. Pangako sa mga magulang. Sino ba yung mga magulang? Si Abraham, si Isaac, at si Jacob. Yun ang mga pangunahing magulang ng mga Hebreo. Okay, si Abraham, si Isaac, at si Jacob. At itong Jacob na ito ay nagbunga ng 12 tribo. Di ba? At itong pag-asa ito, umabot pa hanggang dito. Sa 12 tribo. At babasahin po natin sa verse 7. Are you with me? Verse 7? Okay, verse 7. Dahil sa pangakong ito'y ang aming 12 angkan ay buong pusong naglilingkod sa Diyos gabing araw na inaasahang kakampin. Ano inaasahan ng kakampin? Yung pag-asa na ipinangako saan? Sa mga magulang. Nasa ambante ng timeline itong tribo. Sa panahon to ni Moses. Na itong 12 angkan na ito, ano? Buong pusong naglilingkod sa Diyos gabi at araw. Kasi umaasa sila na kung ano man yung pag-asa ipinangako ng Diyos sa mga magulang ay ano, maamit nila. Tama natin yan? At sabi ni Apostol Pablo, ngayon eto naharap ako. Dahil doon, eto sinagdala ko ng mga Hudyo. Ngayon ang tanong niya kay Haring Agrippa, tungkol din sa pag-asa ito, nasa verse 8. Verse 8, anong sabi? Bakit nga? Ang sabi niya, bakit inaakala ninyo ito'y hindi mapapaniwalaan kung alam? Kung binubuhay na magpuli ng Diyos ang mga matay. So itong pag-asa na ito, ipinangako sa mga magulang, has something to do with the resurrection. And this is an agreement. Ginawang agreement ng Diyos sa mga tao na darating ang araw, susugo kong aking anak, ibubuhos niya ang kanyang dugo para sa ano? Sa everlasting covenant. Upang kayo, siya ay ng muling binuhay, upang kayo magkaroon ng pag-asa sa buhay naman. Nakuha niyo po ba? So, maganda pang pakinggan ng mga tao pinag-persecute itong bagay na ito? Magkakaroon po ba siya ng lalong lakas ng loob na huwag bumitiw sa pananampalataya? Ano yan? Dahil doon sa, ano, dahil sa everlasting covenant na ito, muling binuhay ang ating Panginoong Kristo at dahil sa muling binuhay ang ating Panginoong Kristo, ang mga tao ay nagkaroon ng pag-asa na, na sila man ay muling bubuhayin. At kung tayo nandito sa 2015, tayong sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo dahil sa ayo, sa walang hanggang tipan ng Diyos, sa pangako ito ng Diyos na ano, mula pa
ay tayo ay muling bubuhay. Nakukuha niyo po ba? Sino sinasabihan, mga Hebreo? Gunin niyo po yung context. Ang sinasabihan, mga Hebreo, at alam nila ang kanilang history. At kung sino ang sinasampalataya ng ditong Diyos, diba ito rin ang Diyos na sinasampalatayan ni Abraham, ni Jacob, at si Moses. Isang Diyos lang yan eh. At isang Diyos lang yan na nangako na ang mga taong sasampalataya sa ating Panginoong Kristo sa ilalim ng kanyang walang hanggang tipan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggang. Kaya lagi yung sinasabi ng ating Panginoong Kristo, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggang kung maniniwala kayo sa akin. Bakit? Sa kanya lamang. Sa kanyang walang hanggang tipan, ibig magkakaroon sa mga tao ang ano, ang buhay na walang hanggang. Nananampalataya niyo po ba? Naintindihan niyo po ba? Yung gumagawa, hinananampalataya rito, magkakaroon po ba rin ng pag-asa? Diba sa Hebrews chapter 9:15, yung dugong ito, ng tipan, ayun o, counted ito mga ito,